Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag at ang Wed Evidence. Ako po! Grabe na naman itong i-chismis na ito. Uy, totoo kaya na ito na ang simula na kung saan bangayan ni na VP Sara at ni Pangulong Bongbong Marcos. May mga iba't ibang interpretasyon ang mga tao ngayon, lalo na nang nag-release ng official statement si VP Sara Duterte tungkol sa selebrasyon ng EDSA. Yes, mga kabibig, kung saan si Pangulong Bongbong Marcos ay deadma lang. Walang official statement, as in wala, mga kabibig. Kaya ang mga ibang tao ngayon ay tumaas ang kilay. Anong nangyari? Bakit si VP Sara Duterte ay talagang nagbigay ng official statement tungkol sa EDSA Revolution for the first time since assuming a higher office? Vice President Sara Duterte issues a message of the 38th year of the EDSA People Power Revolution. She calls on Filipinos to remember the lessons of EDSA and to continue to uphold the spirit of EDSA in all that we do. Nako mga kabibig, maraming ang naintriga ngayon. Ito na ba ang first move, ang first step ni VP Sara Duterte na umiwas sa mga Marcos? Nagising na ba sa katotohanan ang VP natin na this is enough, para yatang pinaglaruan lang ako, para yatang ginamit lang ako para makabalik sila sa Malacanang? And marami ding mga Marites ang naka-observe na tila di o mano ay BFF na si Chris Aquino at si VP Sara Duterte. Nagpadala pala ito si VP Sara Duterte ng regalo, birthday gift ni nagpadala si VP Sara Duterte ng birthday gift kay Chris Aquino. At halata namang happy si Chris Aquino nang matanggap niya ang birthday gift galing kay VP Sara Duterte. Hala! I smell something fishy going on na talaga mga kabibig. Ay, ito pala ang official statement ni VP Sara Duterte. Ito na ang message ni VP Sara Duterte. On this day, we commemorate the brave souls who stood united on the streets of EDSA. Diba itong EDSA? Ito yung panahon na talo ang mga Marcos. Fighting for democracy and freedom. Hala! Their courage and determination pave the way for a better Philippines. And their sacrifices will never be forgotten. Hala! As we celebrate this momentous occasion, let us remember the lessons of EDSA. The power of unity, the strength of the Filipino spirit, and the importance of standing up for what is right. Hala, iba talaga ang... For me, kabibibay, iba ang dating nito. Itong mensahe talaga ni VP Sara Duterte, iba ang dating. Oo. Let us continue to build a nation where justice, peace, and prosperity prevail. Where every voice is heard and every dream is achievable. Together, we can overcome any challenge and create a brighter tomorrow for the generations to come. Happy EDSA anniversary to all Filipinos. May we continue to uphold the spirit of EDSA in all that we do. Manatili tayong matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Shukran. Hala! So it means, dilawan na ba si VP Sara Duterte?
kasi naglabas siya ng official statement tungkol sa EDSA celebration. O di kaya ito'y unang hakbang niya para iwasan ang mga Marcos. Sabi ng mga ilang netizen, paano yan mga DDS na pilit na sina sa walang bahala ang EDSA. Also, the statement is pretty much confirmation that she is going against BBM. Hala? Balingbing si Sarah, plastic. Halatang nangangailangan ng boto kasi tatakbo sa 2028. Pati mga dilawan pinapaandara na ito ni Sarah ha, isinusuka mo na dati yung mga dilawan, ngayon nilolunok mo na ulit. Palibhasa, break na kayo ni BBM. Apple talaga mga Duterte. Sundin mo ang pinag-uutos ni Madam VP Secretary, okay? Grabe ang mga taong ito, no? For me naman, wala namang masama kung ipapaabot ni Sara Duterte ang kanyang simpatya sa mga taong nagse-celebrate ng EDSA. There's nothing wrong with that. And there is also a lesson sa kung ano ang ini-celebrate ngayon ng about EDSA Revolution. Being a DepEd secretary and knowing ang EDSA ay part na sa history ng Pilipinas, of course, magbibigay siya ng speech. Magbibigay siya ng official statement. Dito ito na talang panghuling sinabi niya ha, manatili tayong matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Meaning, sabi ni VP Sara Duterte, let's remind our children about the legacy, about the lesson, about EDSA. Hindi ibig sabihin Marcos ang nakaupo dyan, kalimutan ang EDSA. Hindi dapat sabihin, hindi dapat pwede yan. Kasi sabi ni VP Sara Duterte, ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. At doon pa lang, alam mo na kung ano ang ibig sabihin niya. I'm not working for any Marcos. I'm not working for any people. I'm working for the people of the Philippines. At para sa mga kabataan. Simple as that, bakit natin guluhin pa ang official statement ni VP Sara Duterte. Magpasalamat tayo na VP Sara Duterte is for peace. VP Sara Duterte is for the Philippines. At ayaw niya ng gulo. Oh, saan kayo maghanap niyan? Oh, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.